everyone, this is Chayne Mongala. For this video ay pupuntahan naman natin ang Hierapolis Ancient City. Ano-ano nga bang matutunghayan natin sa vlog na ito? Let's find out! Tara na! Kahit Hagardo Berzosa na ang peg ng tita mo ay umakyat pa rin tayo para sa vlog. Makikita rito ang isang maliit na teatro at sa likod naman nito ay ang pinakamalaking teatro. Nakatutok ang kamera kung saan di umano ay inexecute si Saint Philip at pinatayuan siya ng simbahan dito ng mga taga Hierapolis noong araw. Unfortunately, hindi ko na siya mabibisita dahil lawit na ang dila ko, Marsh! Dito sa bahagi ito ay naituyo di umano ang santuaryo ni Apollo at nandito rin ang santuaryo ni Pluto na medyo creepy ang dating for me. Ito mga hindi pwedeng lapitan. Kasi delikado rin kasi pagka lumapit ka. Itong ano guys, yung theater niya. Yung entrance niya dito sa gitna sa pinto. Tapos ayun yung mga manunood doon, heroes ng mga tao. Gets? Ayun guys, na-imagine nyo ba from here? Ayun yung mga tao sa taas. Yun, ang liliit nila. Kasi ang laki nito eh. Tapos may pinto rito sa gitna, tsaka doon. Doon naman manggagaling yung, yan yung backstage kumbaga. So, dyan din dumadaan yung mga tao. Ayun, doon sa taas ang pinaka orchestra. Peanut gallery doon sa taas. Hala. Tara na. So, welcome to the city of Hierapolis. Ang isang to nakuha ang aking atensyon. Hindi ko lang sure kung gilingan ba siya ng trigo o ng mga grains o isa itong olive press para makuha ang mantika from the olive. Napakalaki nito, Mars. Hindi kayang paikutin na isang tao. Siguro mga apat na tao kailangan magpaikot-ikot nito. Tapos dun yung pool. Ipatras pool dun. Dito, still ginagawa pa nila. Ina-excavate pa. Noong mga nakaraang panahon daw ay mayroong nahukay dito sa Hierapolis na isang 3.5 metro na isang estatwa ng Diyos-Diyosan. Si Hades ay pinaniniwala ang King of Underworld, kaya naman nasabi ko kanina na medyo creepy, bes. Dito raw ay matatagpuan ay isang kuweba na may lumalabas na hindi kaaya-ayang hangin na kamamatay ito, kaya hindi pinapayagan ng mga tao na pumunta rito at magpasa hanggang ngayon ay mayroon pa ring lumalabas na fumes. Tinatawag din itong plutonium. A key element of the sanctuary is the ritual theater, built to a rectangular plan, from which about 800 worshippers could observe the rites that took place in the front of the cave, the sacrifice of the bull suffocated by the gases and the entrance into the cavity by the eunuch priests of Cybele, the only ones able to do so without being killed by the fumes. The worshippers were forbidden to access the area in front of the cave. Running along the top of the theater was an elegant iconic portico built during the reign of Nero. In the Augustan period, the rock face surrounding the entrance to the cave was faced with a wall of travertine blocks with an iconic semicolumns flanking the entrance of the cavity, from which a little fumes of carbon dioxide were emitted and the thermal spring water was flowed. The entrance to the cave itself is marked by an arch bearing the dedicatory inscription to Pluto and his bride Core, the ruling divinities of the underworld.
Aligned with the entrance to the cave, incorporated within the cavea of the theater, was the podium of a sasilum surrounded by iconic columns. The sasilum housed the colossal statue of the god Pluto, flanked by Cerberus, the three-headed dog that guarded the gateway to the underworld, together with two serpents also linked to the underworld. Ang ilang original na monumentong na dito ay nasa museo na at ang iba naman ay replika na lang itinayo para sa mga turistang dadalaw dito sa Hierapolis. Ngunit ang kuweba na tinatawag din nilang underworld noong unang panahon ay patuloy pa rin naglalabas ng carbon dioxide fumes magpasa hanggang ngayon. May mga forbidden pa rin na lugar na hindi namin pwedeng puntahan. Meron din namang mga lugar na pwede namin puntahan. Ngunit pagoda, cold wave lotion na ang tita mo at hindi ko na talaga kayang lumakad pa. Ito na lang aking pupuntahan ng teatro. At heto na nga ako sa entrance. Hinihintay ko na lang mailatag ang aking red carpet bago pumasok sa teatro. Noong unang panahon ay uso na rin kung saan papasok at kung saan upo ang mga regular o karaniwang tao at ang mga VIP. Kung VIP ka, hindi masyadong pagoda ang pagpasok mo at espesyal ang upuan mo. Malapit ka sa arena at marble ang iyong upuan. Hindi kagaya ng mga pangkaraniwang tao na karaniwang bato lang ang upuan nila. Isa ang Hierapolis Theater sa pinakamagandang teatro na napuntahan ko. Pangalawa ay ang Salamis at ang nangunguna sa aking listahan ay ang nasa Efeso. Manghang-mangha ako sa structure na ito dahil kasi dati napapanood ko lang to sa Gladiator, sa Braveheart, yan. Ngayon ay naririto na ako, natutungtungan ko na. The stage area with its decorative panels and 12,000 spectators capacity. Seating tiers have been carefully restored. It was built in two stages by the Emperor Hadrian and Septimus Severus. May mga teatro na kagaya nito dito sa Turkey na ginagamit pa rin hanggang sa ngayon. Ginagamit nila ito lalo na kapag concert at kapag meron silang mga pagpupulong na kailangan maraming taong pumapasok. Pero more on mga concert kasi malayo ito sa tao, walang magagambala sa pagtulog dahil sa maingay na sounds ng mga music. At ewan ko lang dito sa Hierapolis kasi napakalayo niya sa kabayanan. Baka hindi kayanin ng mga tao na pumunta rito dahil paakyat siya, be. Pagoda na ako. So bababa na ako ng bundok. Kasi itong yung teatro, nasa gilid siya ng bundok. Doon inukit yung mga baitang. Tapos ato yung Traventine. Nandito yung banda yung Cleopatra's Pool. At pababa na ako. Itong path na to, papunta doon. Pababa pa. Siguro tatlong ganito pa, kalayo, yung aking lalakbayin hanggang hotel. Tapos, doon naman yung necropolis na ibig sabihin ng cementerio. Part pa rin yan, pero hindi ko na pupuntahan. Meron pa nga doon sa baba. Pero, pagoda na ang tita mo talaga, hindi ko na kaya. At minsan pang hindi ko na naman pinalampas sa mga Mediterranean herbs na nakita ko lang sa tabi-tabi, bes. Ito ay capers na meron akong naunang vlog dito na nakasabog lang sa kalupaan ng Turkey. Napakamahal ng herbs na ito. Ewan ko lang dito, ba't walang pumapansin? Gustong-gusto ko itong kinakain ko, lalo na kapag yung may isda. Nilalagay ko siya sa salad o kaya pinapapakulang yung binuro niyan. Mga private tour yan. Ito, tubig siya. Di po. Ang water. Grabe. Kita nyo yan. Ako, layo pa yan. Nabuti na lang talaga nagdala ko ng rubber shoes. Pinapakita sa karatulang direksyon na ito kung nasaan ang simbahan ni St. Philip at yung iba pa na hindi ko na napuntahan kasi talagang wala na. Suko na. O nga pala, narito ako sa rotonda at sinubukan ko nga rin palang uminom ng spring water nila.
medyo may aftertaste at talagang iniinda ko pa rin yung aftertaste kahit nung umuwi na ako dito sa Dacia. Uminom lang ako ng 2 beses. Bahala na si Lord. Grabe yung tubig dito, ginto, 20. Sana na-enjoy nyo ang video ng ito at ang buong pagbiyahe ko dito sa probinsya ng Denizli. Hanggang sa susunod ng mga video, maraming salamat! Paalam! Pinahinga ko lang yung paa ko. Tinanggal ko na yung rubber shoes ko. At ako ay lalakad ulit.